maging handa, maging alerto. Tungkulin to ng bawat mamamayan. Kaya tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang harapat dapat na maging laging handa. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang harapat dapat na maging laging handa. Laging handa. Kalamidad ay maaasahang darating sa di inaasahang oras. Maging handa, maging alerto. Tungkulin to ng bawat mamamayan. Kaya tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat dapat na maging laging handa. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Paligiran, saan ka pa nakatira? Diyan ba ay bumabaha? Tuwing gamot pagkain, tumot pang sindi, first aid kit. Mga gamit panligtas ng buhay dapat mabibit. At sakaling lumindol o sumabog ang bulkan, meron bang matataan ang palayo sa kasawian? Panahon na ay malupit at ang hangin ang hagupit. Mabuti na lang na tayo ay laging nakahanda. Para na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat dapat maging laging handa. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat dapat na maging laging handa. This message was brought to you by the Department of Education with the support of World Vision Development Foundation. Good morning, everyone. Welcome po sa ating webinar, teachers and students. I am Sir Kenneth Hill Esagoncillo, ESP teacher, your master of ceremony for today's webinar. Bago po tayo mag-start, papaalala po lang muna natin ang ilang mga netiquette sa ating gagawing webinar for today. Okay, Sir Romel, ating netiquette. Ayan. Okay. Para sa ating mga co-teachers at mga students na baka may kasama tayo today sa ating Zoom, ayan, be on time, set your alarm, log on a few minutes early. Next, presentation, and wear appropriate clothes, sit up, and camera at eye level. Chat responsibly. Use chat box to ask questions. Watch out for gossip. It may be recorded. Ayan. Limit distraction. Ayan. Find a quiet place. Check your surrounding. And then mute yourself when you are not speaking. Speak clearly. Speak into your mic. And then be prepared. Charge your computer, use headphones, turn on camera. Participate, don't multitask, stay focused, take notes and contribute. And last,
show respect, practice good netiquette, decent, be respectful, be considerate. Safety does not come with lucky. It has to be prepared. To our beloved principal, Ma'am Annalyn M. Makasinag, to our assistant to the principal, Ma'am Nanita Viranyon, Junior High School, Sir Rafi Maga, Senior High School, to all head teachers and subject coordinators and group heads, master teachers, teachers, students, and parents, good morning. To start our program today, may I call in Sir Arjun Adra, AP teacher, for our nationalistic song, to be followed by Ma'am Sherry Labay, Senior High School teacher, for our opening prayer. Ang bayan ko'y tanging ikaw, pinipinas kong mahal ang puso ko at buhay man. Let's feel the loving presence of the Lord. Lord, I thank you for the light of this new day and for the hope that awakes me this morning. Grant that I may start this day with joy in the light of your love. Lord Jesus, in the midst of all the hurry of another busy day, let me find time to slow down a bit, to pause and feel your loving presence in life's little blessings. Let me see you in the beauty of a flower, in the innocent and trusting smile of a little child, in the gentle touch of a loved one, in words of encouragement or comfort from a friend, inspiring lines from a good book, or even just in the little pleasant surprises that come to me during the day. Help me to remember, too, that nothing will come to me today that will not first pass through your gentle hands of love. Don't let me get so caught up with myself and my demanding schedule that I lose the strength that I always gain from my quiet moments with you. Help me today to be at peace, Lord, with myself, with my world, and with you. Amen. Thank you very much, Sir Arjun Adra and Ma'am
Sherry Labay. And now, let's hear the opening remarks. May I call in Sir Aguido Ariniego, MAPE teacher, and Eusebio High School DRRM coordinator. Take it away, Sir Dong. Salamat po, Sir Kenneth. Magandang umaga po sa ating lahat, lalo na po sa ating napakasipag at napakasupportive na punong guro, Ma'am Annalyn Makasinag, sa ating dalawang ASTP, Ma'am Netranyon and Sir Maga, sa patuloy na pagsuporta sa ganitong programa. Sa mga kapwa ko guro, mga magulang, mag-aaral, at sa ating guest speaker ngayon, Sir Romel Halili, magandang umaga po. Siguro po nagtataka kayo kung bakit meron tayong ganitong mga webinar. Eh hindi naman po ngayon Fire Prevention Month or Disaster Prevention Month. Pero tingnan po natin ang aral na makukuha natin sa mga langgam. Ano po? Yung mga langgam po, hindi sila naghahanda ng pagkain tuwing tag-ulan. Naghahanda po sila bago pa magtag-ulan. Kaya po, ang bawat individual, pamilya, komunidad, tayong mga guro, mga magulang at mag-aaral ay merong mahalagang role na ginagampanan sa pagtaguyod ng kahandaan at katatagan mula sa banta ng anumang panganib at sakuna. Tandaan po natin na lamang ang may alam. Kaya tayo na po, maging laging handa. At gusto ko rin po kayong imbitahan para sa darating na NSAID o yung tinatawag nating National Simultaneous Earthquake Drill ngayong darating na November 11. So kita-kita po ulit tayo. Salamat po. Thank you, Sir Dong. Ayan, napakaganda ng inyong message. Doon pa lang sa unang sentence na sinabi ni Sir na talagang dapat may matutunan tayo doon sa isang langgam. No? Dapat lagi tayong handa. Ang mga langgam ay hindi sila titipon ng kanilang mga pagkain bago pa umulan. Ayan. Kaya salamat Sir Ariniego sa ating message. At bago tayo magpatuloy sa ating programa, sa ating webinar, okay? Recap lang tayo, no? This is our third day ng ating webinar, no? Sa pamumuno ng EHS Brigada headed by Ma'am Gemma Rubillos. Ayan. Ng ating first day, tayo ay nagkaroon ng first aid. Ayan, no? Buhay mo, sagot mo. At yung ating second day, yung earthquake awareness. Ayan. Duck, cover, and hold. Yung ating speaker for that two webinar na nagdaan ay si Sir Eric James Garcia. At ngayon, para sa ating third day, pag-uusapan natin, fire safety, fire prevention. Iwas sunog sa panahon ng pandemya. Okay. Safety is everyone's responsibility. And now, to discuss our topic for today, Pasig City Fire and Rescue Unit. And then, Rescue Technician 3. His expertise is fire and medical. Yan. At alam ko, ang daming excited na teachers at proud na teachers na gustong-gusto nang makita ang dati nilang mag-aaral, ang dati nilang estudyante, because our speaker is also alumni of Rizal High School Annex Rosario, year 2002. Yan. Huwag na natin patagalin pa, our very own Sir Romel C. Halili. Sir Romel? Hello? Nandiyan na po kaya si Sir Romel? Yan. Okay, good morning po. Ayun, Sir Romel. Take it away, sir. Okay, good morning. Unang-una po, thank you po sa pag-invite niyo po sa akin dito. At siyempre, doon sa mga teacher ko nakakilala sa akin dyan. Good morning po, ma'am, sir. Medyo matagal din na parang nawalan po ng yung pang face-to-face na mga simultaneous drill,
Kasi po, before po kasi barangay and school, kami po talaga may hawak. Kaya sila Sir Pirates po. Yan, nandiyan si Sir. Good morning. Sir Amel, hello po. Sorry for interruption. Ang dami po kasi nakakamiss sa inyo. Gusto po kayong makita. Pwede po kayo open po, para makita po kayo ng mga teachers nyo po, no, nung kayo ay graduate dito sa Eusebio High School. Thank you, sir. Ayun, sir. Thank you po. Nakita na po namin kayo. Okay. Good morning po, sir. Bali, ano po, way back po siguro, yung last na turo ko po dyan sa Eusebio High, mga, siguro, mga 2017 or 16 po siguro, yun po yung huling turo namin na ano, yung face-to-face pa. Bali, ano rin, pagturo na rin ako ng ano dyan. Basic ng ano, ICS. Yan, before. Eh, kasama ko rin si ano yan, si Sir Myret. Kasi sila yung may hawak ng high school. And then sa elementary, si Sir ano, Sir Emmer. May start na po tayo para ano, yung oras natin kasi so, limited lang. No? Sir, Sir Romel, mag-share po ba kayo ng screen? Ay, ng screen para ano? Ayan, okay na po. Ayan. Astuyin na lang po, Sir Junyo, para po makapag-present po sila, Sir Halili. Ayan. Thank you po. Ayan, nakita na po ba? Dali ano, yung sa fire po kasi, ano yan, tinatawag na basic na fire trial. Yan po yung mubuo ng fire. Kasi, pagka once na yung isa po dyan nawala, kagaya yan, may heat tayo kung tawagin, may heat, may fuel and oxygen. Yan po talaga yung tatlong elemento ng apoy. Ngayon, pagka yung isa po dyan, kahit alin dyan nawala, yun po yung ano, hindi na po siya mag-create ng apoy kasi siya yung ano, kapag sa ano, siya yung elemento. No? Okay. Nakalagay naman dyan, ito yung ano, classification A. Usually, yung sa fire X natin, di ba, nakikita nyo, merong fire extinguisher ABC. Yan. Yan po yung class ng A. Usually, yung mga A, fuel po yan. Fuel yan. Kaya ng wood, ng paper, ng rubber, saka ng mga plastic yan. Ano yan, highly flammable yan, no? Dito sa class B,
Yan. So, flammable liquid. Gas. Kayang mga oxygen. Floating, fuel removal, chemical. Actually po yan, yan yung mga kagaya niya sa bahay. Ayan. Tapos sa klase naman, yan, kagaya dyan, nakalagay dyan. Fire involving, organized electric equipment. Yan, so household appliances, kagaya ng computer, transformer, overhead, transmission lines, yung kuryente natin, no? And then yung HCFC na kung tawagin natin kung ano rin yan, yung isang klase ng fire X natin, na huli green. Yan naman, ano siya, parang dry chemical naman siya, nag-evaporate. Pero yung ka-class din naman natin, yung combustible metal, yan, doing this, yung mga, well, yan, yung mga bakal na ano, may mga chemical, no? Sa class K, ano man, yan, kaya yan, sa mga, usually, mga cooking oil, no? Cooking oil material, kasi, ano yan, dito. Sa mga, ano yan, yung mga, din yan, hindi po siya ginagamita ng water pagka, usually, pang nagluluto, cooking, yung gaya ng cooking oil, ano yan, flammable yan, kaya, dapat talaga yan, hindi ubusan ng tubig, no? Nagkakaroon po ng chemical reaction. Usually yan, yung developing, you know, fire plan, usually yan, install dapat ng fire alarm, fire escape route, practice po tayo ng escape plan kung paano. Usually, dapat yan, kaya yan, di ba? Itong mga dati, nagkakadrill tayo sa mga schools, sa barangay. Ngayon, nirequire namin yan na kapag asano, magkaroon sila ng contingency plan para sa fire. Kasi usually yan, dapat meron kayong grupo na dapat parang yung junior, ano natin, na kung natatandaan niyo po yung junior firefighter natin sa school. Yan, di ba? Nag-organize tayo niyan dati. Before, kumbaga sa ano, pagka nagkaroon ng fire alarm, usually yan, sila muna yung ano, mag-first aid. Kumbaga sa ano, sila muna yung mag-fight ng fire. Kasi, mahirap naman yung nagkaroon lang ng maliit na small fire, tumakbo na. Siyempre, kaya naman siguro pang agapan nyo, no? Sila yung muna yung mag-manage habang tumatawag pa tayo sa mga hotline ng fire, no? After no, siyempre, pag tumating, within 5 minutes siguro yung pinakamabilis, sana po kami yung magtatrabaho pagka kung sakali talaga yung pakilala. Usually yan, yung mga sa school natin, yung inano namin, yung manual alarm dapat kasi usually yan, pag nagkaroon ng fire alarm, usually yan, di ba? Unang susunod yan, mawawala ng power, automatic yan. Paano na yon? Paano na magkakaroon ng alarm? Kasi ano yan, usually yan, nasa building code po talaga yan. Meron po talagang mga dapat fire alarm, smoke alarm. Pero usually po, ginagamit namin yun dati pagka yung manual eh, para kumbaga sa ano, meron talagang nagbebel. Pag automatic nag-shutdown yung kuryente natin, automatic, paano magtutunog yung mga alarm system natin sa building, no?
kumbaga sa ano, parang meron siyang kumbaga sa ano, may alternative tayong gagamitin pagka may mga ganong scenario, no? Meron tayong manual. Kaya ngayon, sila Sir Myres noon, ano namin yun, na dapat magkaroon sila ng yung alternative para dun sa bell. May pang manual. Kagaya nyo sa earthquake, di ba? Pag may earthquake, mayroong alarm. May mga manual. Okay. Pwede naman yun, yung mga ano, usually, yung mga LPG na tawag dito, empty. Tapos, bibiyakin lang natin na pa-horizontal. Yan. Pwede yan. Pwede natin maging alarm yan. Saka, yung ano natin sa school, tawag dito, yung mga signages, saka yung evacuation area, yan dapat, ano yan, visible na pag binasa mo, makikita ng mga estudyante, no? Doon naman, sa bahay naman, usually, yun lang naman yung iingatan natin dyan, yung pagka nagluto, no? Dapat, babantayan. And then yung mga flammable na ano, mga liquid, yeah, kagaya ng mga kerosene, mga paint thinner, lacquer thinner, yan dapat hindi tayo na ganun yan. Nag-i-impact sa bahay kasi usually yan, mga high flammable kasi yan na ipong pagtag-apo yan, hindi siya kagad namamatay sa tubig. Usually yan, ginagamitan ng yan, yung Pyrex dry chemical para kumpaga sa ano, yung safety pag nag-fight tayo ng fire, safe po yung ano natin, mga kasamahan po natin. Okay. Patawag po yung sa ano natin, yung parts ng distinguished common part of, yeah, kagaya nyan, yung locking pin. Nakikita nyo po yung drawing ng fire extinguisher natin dyan, no? May pin, may carry handle, operating lever, pressure gauge. Siyempre, automatic yan. Lagi natin titignan kung yung mga fire extinguisher natin, okay pa. Usually yan, 1 year lang talaga yan. Pinare-refill yan na po. No? Pwede naman pa-refill yan. Pare-refill natin para kumbaga sa ano, tawag dito. Hindi naman kailangan bumili ng bago. Kaya usually kasi, yan, re-request na ano yan, sa City Hall. Yung types, yan. Classification, acid rate, rating, and reduction. Yung charge ng nozzle. Mamaya po, i-ano natin. Yan, nakita nyo po yung mga arrow. Black pin, yan. Nakita nyo po. Then yung carry handle, pressure gauge, yan po yung pinakabilog. Dapat yan yung tuturo niya, dapat nandun sa uli green na para malaman natin kung full pa o yung empty na. Yung lever, like time dyan, ABC, usually yan. More on kasi talaga pagka at establishment, ABC po yung ginagamit. No? So, sa mga ano naman, sa mga dito, company na mayroong mga chemical na mga ginagawa, ito po yung ginagamit doon. Pero usually, ito lang kasi yung ito, basic po natin, no? Yeah.
Okay, ito na po yung ano natin, pass system, no? Yung pull the A, pull the pin, yan. In the base of 5, squeeze trigger and flip to the side to side po. Yeah. Yan, yung ano na yan, yung acronym na pass. So fire extinguisher. Nakita niyo po yung drawing na maliit, yung proper na pag-handle dun sa nozzle niya. Yeah. Dapat ganyan po. So. Kaya dapat yan, dun sa kung mag-ano tayo, magbabalik to, ano tayo, yung face-to-face ng school, no? Huwag natin kakalimutan yung past, ano na yan, yung acronym ng past. Eh, yun yung pinaka-importante sa pag-handle ng fire extinguisher. Okay, ito naman po yung bucket relay system na usually ginagamit yan. Yung time nung mga sunog. Di ba nakikita nyo, mayroon mga nagbabalde-balde. Usually yan, nag-ano kami yan, nag-organize po kami yan dati. Diyan po sa Red Training Center. Nag-organize kami yan. Kung naalala nyo, meron tayong mga competition na sinasalihan dyan. Nung pagka September, natatandaan nyo, yun po yung anniversary ng Undoy. Meron tayong mga palarong ganyan. Bakit delay? Ginagamit po yan para kung puna sa ano. Maano lang, ma-aware lang po yung mga estudyante natin. Siyempre, konting ano lang. Ano, parang enjoy. Maano lang natin, enjoy lang natin yung ginagawa natin para kung puna sa ano. Pinapaano lang natin sa kanila na ganun yung simpleng pag apulan ng apoy na ginagamit. Yan, okay. Nakita niyo po yung drawing niya. Yan. Ito po yung sample. Nagpapasa-pasa sila ng bucket. Papunta ron sa kung saan yung nagmumula yung apoy. Po. Yung nakita po niyo yung drawing ng parang cartoon, ano. May mali po doon, no? Nakita niyo, meron siyang gamit-gamit na... Kaya kailangan nga yan, i-check niyo kung ano yung kukunin niyo, ha? Kasi baka mamaya, balde pala ng gas yan. No? Yun yung always na i-check natin para kung ano, hindi tayo lalong magkaroon ng adirya. Yan, nakita niya yung ghetto quickly. Ito getting meeting place. Yan, di ba? Automatic yan. Meron tayong route. Automatic yan. Kaya niya sa school, di ba? Meron tayong mga routine. Kung saan bababa yung mga nasa second floor tsaka first floor. Yung sa third floor tsaka fourth floor. Magkakasama yan. Kasi hindi ka pwedeng tag dito, hindi pa pwede isang hagdanan lang yung gagamitin natin, no? Kasi mabubulunan yan, eh. Usually, pagka marami tayo doon sa floor natin na yun, may routine. And then yung ano natin, yung emergency hotline po natin, pakalimutan, yung 643-4-0 sa Pasig City. Okay, meron naman tayong pag sa fire naman, meron naman tinatawag na stop, drop, and roll. Diba? Sa earthquake, ano yung earthquake? Duck, cover, and hold. No? Sa fire naman, meron tinatawag na drop, stop, drop, and roll. Kasi, ano po ba yan? Saan po ba ginagamit? Usually yan,
yun yung pagka yung nagkaroon ng disgrasya, kunyari, ah, nagkapoy na yung katawan nyo, no? Pwede pong yan ang gagawin nyo kung wala kayong kabati na lahat dito para patayin yung apoy sa katawan nyo. Kaya nakita nyo. Kaya siya nakakover, nakita nyo po sa roll, nakakover siya. Nakakover yung face. Yan, para hindi masunog yung mukha kung sakasakali, no? Kaya nakalagay dyan, around the door, dapat alam mo kagad pag pumasok ka, alam mo yung paano yung papalabas, and then yung mga window, no? Dapat malapit ka lang din doon para mabilis po yung pag-escape mo doon sa scenario natin na may apoy. Okay. Yan po. Question. Okay. Thank you very much, Sir Romel. Open na po tayo, sir, sa any question po from our audience po. Okay. Kung meron po tayong question, pwede po tayong mag-message sa ating chat box sa mga kasama po natin sa Zoom. Tapos, naka-FB live tayo, Sir Romel, no? Naka-FB live po tayo. Baka meron po dyan na gustong magbigay ng question, magtanong kay Sir Romel. Paki-chat na lang po dun sa chat box natin dyan sa ating FB live. At meron po tayong mga kasama, no, yung ating working committee ng EHS Brigada na nakasubaybay po sa ating FB live para sa mga question ninyo. Actually, sir, meron po akong natanggap na isang question. Usually, ilan talaga ang needed na fire extinguisher sa isang building kagaya po ng school? Example po, yung sa Eusebio High School, sir. Ilan po dapat daw na kailangan na fire extinguisher, sir? Yun, bali ano po yan, depende po dun sa kung gaano kahaba po yung building. No, usually po kaya sa yan, mga ang distance kasi yan, dapat, high school kasi dapat talaga, per classroom dapat talaga automatic meron. Mas maganda po yung ganun. Pero kung limited lang po, usually kung yung sa Eusebio High lang, dyan po ako nag-aaral. No? Usually yan, 3 to 4 po, depende yan sa isang floor natin. Pero dapat po yun, visible ha. Visible na nakikita. No? Meron silang mga signages na yung medyo baliwanag para mga sa ano, alam nila yung saan kukunin po kagad yung usually, pag nagkaroon ng apoy, usok pa lang. Ano na yan eh. Nagkakatarantahan na yan. Yun, medyo yun po yung ano natin. Problema natin pagkasakali. Okay po. Thank you po, Sir Romel. Ito po, another question po. How often should a fire trainings be given? Tuwing kailan po raw po pwedeng ibigay po raw yung mga ganitong training? Usually yan, di ba sir, sa yung binanggit po kanina, meron tayong mga junior firefighter, di ba? Tinuturo namin yan dati by first school. Kasi ano pa lang nun eh, wala pang K to 12 nun. Yung fourth. Third year, usually yan yung mga kinitraining pa na mga junior firefighter. Pero siyempre kasi yung ano natin, yung oh, every... Kasi ano yun, tawag dito. Kasi yung mga fourth year pa graduate na kasi yun. No? Kaya pag graduate ng fourth year, siyempre yung third year, magiging fourth year na next year. Sino naman po yung ulit magtuturo doon sa third year naman na incoming? Okay po, sir. Another question, sir. Ito personal question ko po. Kasi parang sa research ko po, no? Kapag po raw sa bahay nang gagaling ang isang sunog, halimbawa nagkaroon po ng sunog sa isang bahay,
ang mataas daw na percentage na nagiging reason ng sunog po eh yung po yung LPG, yung pagsabog po raw ng LPG. Ayan. Ano po ba yung ma-advise niyo po sa amin, sir, na ano po ba dapat naka-close, nakalagay kung saan ba? Ano po ba yung ma-advise niyo po sa amin para maging safe po kami in terms po doon sa LPG po dito okay, sa bahay? Okay, doon naman sa LPG naman, syempre automatic yan. Pag after natin use, syempre automatic, shut off natin yung bulb. And then, dapat yan, yung tipong laging visible din doon siya sa pabilis mailabas kung sakasakali. Kasi usually, pagka nagkaroon ng nabuksan siya, di ba, kunyari, kinagat ng daga yung hose niya, usually, kakalat yung piyong sa bahay. Yun po, dapat doon, tik-tik doon, dapat doon, huwag po muna kayo magbubukas ng kahit anong electronic device kasi may mga ignition po yan eh. So, kaya dapat yan, bukas lang ng pinto saka bintana para yung voice niya po, lumabas lang. Pero dapat talaga yan, automatic. Sinasato po yung bulb natin after ng magluto. Kaya dapat alam ni nanay yan, saka ni tatay po yan. Okay, thank you, sir. Doon po sa ating mga kaibigan, no, mga students, parents na kasama po natin sa FB Live, magtanong po tayo. Ito po ay isang magandang pagkakataon, no, para tayo magkaroon ng kaalaman at masagot po yung mga ilan nating mga tanungan tungkol po sa sunog, no, lalo-lalo na po. Kahapon po ba, no? Kahapon po, nagkaroon po raw ng sunog sa Napiko. Opo. Yun, ayun po. No? Kaya... lalo na po doon sa mga students natin and parents na nakatira po diyan sa bandang Napiko, no? Magtanong na po tayo, no, para masagot po yung ilan nating mga katanungan sa ating isipan. Maliwanagan po tayo hangga't kasama po natin si Sir Romel Halili. And sir, ito po may question po. This Christmas season, how can we prevent fire, especially putting Christmas lights? Ayan. Kasi malapit na po talaga ang Christmas. Ayan, Sir Romel. Well, usually naman yan, yung Christmas light natin, automatic dapat yan, mga 3 to 4 hours lang dapat talaga siya nakabukas. Or pag nakabukas, dapat may gising. So, wala yung pag matutulog ka na talaga, hindi naman binababad talaga yung mga Christmas light na yan. So, dahil yan, nag-overheat. Kasi parang mga ilaw lang din yan, nag-iinit po yan. Dapat yan, medyo malayo po doon sa mga curtain natin sa bahay. Kasi usually yan, sinasama sa curtain, di ba? Yun po yung basic safety para kung magkano, yung pagka nag-overheat, magkakaroon ng apoy, siyempre eh, doon napapasok na naman yung ano natin, yung class A natin, yung mga wood, mga curtain, no, di ba? Yun po. Kaya dapat yan, automatic. Pag matutulog na, papatay na rin po. Hindi po siya binababad ng matagal. Hindi minamagdamag po natin, mali po. Okay, thank you, Sir Romel, sa pagsagot sa ating question. Sir, sa school po, may fire safety plan. Sa bahay po, paano po ba usually gumagawa ng fire safety plan? Okay, bali sa bahay naman natin, usually, yeah, kagaya niya, diba, nagkakaroon tayo ng mga drill sa barangay, sa school. Kaya dapat sa bahay meron din, no? Kaya dapat din yung, well, yan, meron tayong mga go-bag kung tawagin. Dapat naka-ready yun. Yung mga files natin na importante, nakasama-sama lang sa isang envelope or sa isang bag para kung magkaroon man tayo ng fire scene scenario sa bahay, no? Actually, madali lang siyang mailabas kagad. Siyang kuhuaan lang, hindi yung pag magkakahiwalay kasi medyo magkakaroon pa tayo ng problema. No? Kasi yung fire kasi, well, yan, dapat evacuate po tayo kaagad pagka nagkaroon po ng fire. Okay, thank you po. Ito po, sir, connected din po doon sa question, no? Doon po sa safety plan po para sa ating bahay. Yung sa pagpapagawa po ba raw ng bahay? Siguro kasi, sir, no, meron mga nagpapagawa ng bahay ngayon. Paano po ba raw yung pagpapagawa? Halimbawa, doon sa bintana, kailangan po ba raw naka-double lock?
yung bintana? Yung mga ganun ho. Usually yan, dapat isa lang po yung lock ng window natin. Pagka, kasi baka mamaya pagka yung nagdo-double lock tayo, may lock na nasa window, may lock pa ulit yung spin, medyo magkakaproblema tayo ng ganun eh. No? Kaya dapat isa lang yung lock talaga para kumbaga sa ano, magkaroon lang tayo ng normal na ventilation po doon sa loob ng bahay natin. Yan. Okay. Thank you po. Meron pa po ba tayong questions? Baka po dito sa ating Zoom, pwede naman po siguro tayong mag-unmute para po ma-address po yung ating question para kay Sir Romel. Meron pa po ba tayong question? Ayan. Magandang umaga po. Okay, Sir Magtipay. Isa po sa ating senior high school teacher. Sige, Sir. Nakatira po ako sa Bliss. Isa rin po ako sa nasunugan. May pag-asa po ba na malagyan po ng fire sprinkler po ang bawat building ng dito sa Bliss para at least mas safe pag may fire sprinkler po, di po ba? Opo, yan. Yeah, usually yan, Sir. Sabi yan. Usually, residential ano po yan, eh, no? Yung lugar doon. Kaya dapat po talaga yan. Per unit, meron po talaga tayo. Kasi mahirap yung kung per floor lang yung fire extinguisher natin, siyempre medyo limited lang yun. Hindi kagaya nung pag meron ka mismo sarili sa unit mo, mas maganda po kung meron kayong per unit. May fire expo. Meron po kasi that time nagkasunod po dito, walang tubig. Dun sa 5th floor at 4th floor, sa 3rd floor pa ng fire extinguisher po nagkaroon ng tubig. Opo, di pa naalala niyo po nitong lady yung sa may parking po yata yun, yung nasunog. Opo. Yun, nandun po ako noon. Karating po kami noon. Responde po kami noon. Yung kotse po yung nag-apoy. No? Usually po talaga yan. Yun po yung pinaka-basic talaga dapat. Meron po per unit. And then meron din tayo dun sa labas. Sa ano natin, meron. Maganda. Para kumbaga sa ano, meron tayong pang first aid po sa apoy kung sakasakaling magkakaroon. So, at saka dapat doon po sa organization po doon sa building, dapat nag-create po kayo ng ano, yeah, kagaya niya, ng mga first response team. Kakaroon kayo ng yung una munang nag-fight sa apoy at nagkasunog. Okay po, salamat po. Sana po malagyan po ng fire sprinkler po ang bawat building para si po ang mga nakatira po sa building. Salamat po. Okay po. Thank you po, Sir Magtibay, no, para sa ating question. Ito, Sir, galing po sa ating FB live sa ating page po. May fairy lights daw po kasi silang binili, no? In order po nila sa Lazada. Ilang oras po raw ba dapat itong nakabukas? Usually yan. Okay. Yan, usually yan. Dapat kasi pagka bumibili kasi tayo ng mga ganyan, may mga specs po kasi yan na nakalagay sa karton niya. No? Kasi mahirap pagka walang specs. Mahirap yan. Hindi natin alam kung ilang oras lang siya yan. Yung pinaka-maximum niya dapat gamitin. Dapat yan. 2 to 3 hours, 2 to 4 hours, yun po yung lang pinaka-matagal talaga. Hindi na pwede kumabot ng 5 hours kasi pag ganyan, kumabot ng 5 hours, 6 hours, 7 hours, pwede magkaroon ng overheat. Kaya magkakaroon tayo ng nagkakaroon ng mga overheat, magkakaroon tayo ng mga electrical fire. No? Po. Okay po. Thank you po, Sir Romel. Isang question pa po. Mga ilang beses po ba dapat ang pag-inspection po sa building pag fire? Usually yan, Sir. Diba, pagka mga ganyan, nag-distribute po tayo ng mga fire exit sa per floor. Usually yan, dapat yun, every month, mas maganda. Kasi baka mamaya, yung fire exit na nilagay mo ron, hindi natin may naglaro, napindot, no? Yun po yung mga safety natin doon eh. Hindi natin alam, napindot na. Nung ginamit na natin, nagkaroon na ng tunog, hindi natin na-check. Kaya mas maganda po yan, monthly po talaga. Dapat nag-check tayo ng ano natin, ng fire exit natin per floor po.
po. Thank you po. May question pa po ba tayo sa ating chat box dito sa Zoom pa? Wala na naman po. Sa ating FB Live po, baka meron pa po kayong question. Ayan, meron pa pong question. Safe po ba na paulit-ulit gamitin every year ang Christmas lights? Ayan, sir. Okay yan. Depende po yan. Kasi dapat yan. Tinitingnan nyo yung mga wire niya. Kasi baka mamaya, yung ginamit natin nung last year, tinago natin, yun, di natin napansin, minatkat ng daga, no? Or baka mamaya, sa pagkakatago natin, pagkatanggal natin, putol, kakaroon po ng ano yan, ng problema. Kaya usually po yan, i-double check na lang natin pagka gagamitin natin siya ulit. Kung okay pa ulit yung wire niya, yung taksakan niya, yung socket, kung okay pa. Pagka good pa, pwede pa po yun. Pero pagka alam nyo nang may doubt kayo, medyo nabasa na siya, pagkakatago, nabasa, hindi sinasadya. Tapos nakita natin, mga nagkaroon na siya ng umido, no? Huwag na para safe po tayo. Okay, sir. Thank you po. Meron pa po bang question from FB Live sa atin dito sa Zoom meeting? Baka meron pa po tayong question para kay Sir Romel hanggat kasama pa po natin siya. Yan, flex po raw yung mga pa-flex daw yung mga teachers po raw ni Sir Romel, no? Ayan, sir, sino po ba yung mga natatandaan yung mga teachers niyo dito sa Eusebio High School? No? Sila High School pa, ayan. Sila Mr. Yarin, saka si Ma'am Yarin po, yung mag-asawa niya. Ayan. Sir, hindi lang po sila dalawa ngayon dito sa Eusebio High School. May anak na po silang teacher. Ganoon, wow. Yeah, si Ma'am Bea Yarin ang ating ICT coordinator po. Ayan, no? Thank you po, sir. Siguro wala na pong question po, no, sa ating FB Live, pati dito sa ating Zoom meeting. Again, thank you, Sir Romel Halili. Let us acknowledge you, sir, by giving this certificate of recognition. Allow me to read this certificate, sir. Ayan, ang ating certificate na ibibigay kay Sir Romel. Thank you po. Certificate of recognition is awarded to Romel C. Halili for his participation as resource speaker in the Brigada Escuela SDRRM Fire Safety and Prevention Webinar 2021. Iwas sunog sa panahon ng pandemya. On November 3, 2021, given this third day of November 2021 at Eusebio High School Rosario, Pasig City. Ang nakasign po ang ating DRRM coordinator, Sir Arriniego, and Brigada Escuela Coordinator, Ma'am Gemma Robillos, at ang ating principal, Ma'am Annalyn M. Makasinag, Principal 2. Okay po. And now, meron pa po bang sasabihin, sir? Last message po, Sir Romel, para sa ating mga audience for today? Ay, yun lang. Usually, lagi lang namin kinararating sa kanilang mensahe. Be safe po tayo kayo dahil pandemic, no? Sa loob, sa labas ng bahay. Kaya lagi po tayo mag-iingat, no? Kung nasang lugar po tayo. Yun lang po. At maraming salamat po. Okay. Thank you very much po ulit, Sir Romel, para sa inyong time na ibinigay niyo po sa amin dito po sa Eusebio High School. And now, may I call in Sir Bernardo Yarin. Yan, teacher po ni Sir Romel Halili, Master Teacher of EP Department, for his closing remarks. Sir Bernard. Hello, good morning. Am I audible, sir? Naririnig yes, sir. Po? Yes po, okay. Sir. O, sige. I want to extend my congratulations for a job well done to the committees behind this Brigada Escuela Safety Seminar. Special mention, thank you very much, Ma'am Gemma Rubillos, our Brigada Escuela Chairman, and Ms. Annalyn Makasinag, our principal, for being the overall chairman of our program. Marami tayong natutunan ngayong fire prevention seminar na ito. Maraming salamat, Sir Romel Halili, no? Nung huli tayong magkita, ang sabi mo, fire volunteer ka pa lang sa
sa barangay. Pero congratulations kasi ngayon ay isa ka ng full-fledged firefighter o isa ka ng ganap na bumbero sa ating Pasig City. Sana continue working and helping people at sana ituloy mo lang ang pagiging bayan, no, sa pagiging bilang isang bumbero. Marami kaming mga alaala nung estudyante ka pa namin. Alam namin magiging successful ka kasi napakasipag mo noon eh, no? Academic wise at iba pa, no? Maaasahan ka ng mga teacher at siguro hindi mo pa naririnig ito at dapat marinig mo ito na nung naging estudyante ka namin. In unison, ano, ikaw ang paborito ng lahat ng mga subject teacher mo. Kasi nga, hindi lang masipag ka, no, na hindi ka papasaway sa klase. No? Ayan po si Romel Halili, nung estudyante pa namin. Salamat din sa Sir Romel dahil sa pagsagot mo sa mga tanong ng aming mga ano ba tawag natin dito, netizens, viewers, televiewers, no? Salamat at sinagot mo sila at marami kaming natutunan, no? Ang apoy ay alipin ng tao, no? Totoo 'yan. Alipin natin 'yan nung unang panahon pa nung na-discover ang paggamit ng apoy, no? Ang apoy ay alipin ng tao. Maraming pakinabang ang ibinibigay nito sa atin. Ngunit kapag inabuso po natin ang paggamit ng apoy, no, maraming maglalagay sa atin ito sa kapahamakan, no. Kaya hindi inaabuso ang paggamit ng apoy at lalong-lalong 'wag tayong maglalaro ng apoy kasi baka magkaroon ng sunog, no. Okay. Iba na po ang panahon natin ngayon, no. Matanda na ang planeta natin, matanda na ang mundong ginagalawan natin. Because of the abuse done by humans in his pursuit of new things like invention and discoveries, no? And these activities brought out changes in the lives of many, positively, no? But on the negative, climate changes, earthquakes, no? Earthquakes everywhere, drought, catastrophic change and the phenomenon happened, no? Gusto kong balikan yung sinabi ni Sir Dong kanina about the parable of the ants, no? Marami tayong matututunan, hindi na pala natin kinakailangan pumunta pa sa universidad para matutunan ang paghanda. Tignan na lang po natin yung mga ginagawa ng mga langgam, no? At gusto ko ring sabihin yung philosophy ng Boy Scout at ng Girl Scout na laging handa, no? Dapat po lagi tayong handa. May mga notion, no? Ayan na naman, seminar na naman, fire prevention seminar na naman, earthquake drill na naman. May mga notions na ang ano sinasabi nila, hindi naman natin magagamit 'yan sa actual na pangyayari, no? Paulit-ulit na nating naririnig yung mga yan. Kahit saan tayo pumunta, magpunta tayo ng palengke, ng mall, marami ng mga paskil tungkol sa mga safety precautions, safety prevention. Hindi na natin kailangan yan. May mga ganyang mga salita, no? At ano pa sinasabi na pag nila, pag nangyari naman yan, sarili muna nila, ililigtas nila, hindi ibang tao, no? So, tama yun siguro, no? Tama yun siguro para sa kanila, no? Pero tandaan po natin, no, na iba pa rin ang may alam. Iba pa rin ang may alam, no? Ang mga sinasabi sa mga ganitong seminar ay based on experience, no? Ang mga sinasabi sa ganitong seminar ay research-oriented, no? Scientific ang lahat ng mga sinasabi dito. Kaya dapat siniseryoso natin ang pakikinig sa mga naririnig nating mga topics dito, no? Eh, ang tanong, bakit ba tayo umaattend ng seminar na ito? Para lang ba sa attendance? Kung ganun lang ating filosofiya o mentalidad, huwag na nating dayain ang sarili natin. Huwag na tayong umattend, no? Pero dapat kaya tayo umaattend sa mga seminar na ito dahil kahit katiting o katiting, ha, mas maliit pa sa maliit 'yon, no? Kahit katiting ay may maisasaksak tayo o may mailalagay tayo sa ating isip, no? Tandaan po natin, no, na ang sakuna ay dumarating na parang magnanakaw, no?
Meron ba tayong na-experience na magnanakaw nagsabi sa atin, mamayang gabi aakit ako sa bahay mo? Wala, laging sorpresa, no? Ang sakuna po ay laging dumarating na parang magnanakaw. So kung ito ay dumarating na parang magnanakaw, ito po ay dapat nating pinaghahandaan. So kung tayo po ay laging handa, syempre iba na iba nakakalamang tayo sa iba. Sabi nga kanina, iba ang may alam o lamang ang may alam, no? Ulit, no? Sabi nga, ayan na naman, may pa-seminar naman ng ganyan. Kada Marso, laging may fire prevention. Kada ganitong buwan, laging may ganitong mga seminar, pa-earthquake drill. Ang tagal-tagal naman dumating ni Big One, mga ganyan, parang hindi na yata darating yan. Hindi po, lagi po natin pinaghahandaan yan dahil ito ay dumarating na parang magnanakaw, no? At tatandaan po nating lahat, no, na ang gamot sa taong nakakalimot ay paalala. Kaya lagi po tayong pinapaalalahanan. Bilang panghuli, gusto kong tapusin ang aking closing remarks na ito sa salita ni Mang Tani. Kilala niyo po ba si Mang Tani sa GMA Weather? Dapat po tayo ay laging I am ready, magsiguro, magplano, at makibalita. I am ready. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat, Sir Bernard Yarin, sa napakalaman, no? Punong-puno ng kaalaman ang inyong mensahe. Laging inaabangan kapag kayo ay nagsasalita sa mga ganitong mga programa sa ating paaralan. Maraming salamat, Sir Yarin. At pinapaalala po para po sa ating attendance, para po sa mga teachers, no? Ang ating attendance link ay nasa EHS faculty na po ng ating GC. At yung para sa ating parents and student, nasa GC na po ng bawat grade level. Kaya huwag po natin kalimutan, buksan ang link at mag-attendance po tayong lahat. Okay, at the end of the day, the goals are simple. Safety and security. I hope you enjoy this session of our webinar conducted by our EHS Brigada Escuela, headed by Ma'am Gemma Rubillos with the help of School DRRM, Sir Areniego. This is Kenneth Hill S. Agoncillo, ESP teacher. God bless us all. Keep safe, everyone. Yan. Bago po tayo maghiwa-hiwalay dito sa ating Zoom meeting, pwede po tayong mag photo op. Tayo po ay mag open ang ating mga camera. Yan. Sino na lang po ang magda-documentation po? Mamuwi na. Sige po, Sir Kenneth. Ako na lang. Ayan.